Nakapanumpa na sa tungkulin ang bagong Bucor Director General na si Gregorio Catapang Jr. sa harap ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Marching order ni Remulla kay Catapang ang linisin ang piitan at pagkaroon ng mas makataong correctional. The same marching orders that I gave him the moment that he was designated as officer in charge before and as acting Bucor Director General, which is of course to help us clean up the jails, help us make them a better place, make the jails function as a corrections measure than just punishment, and just to make it more humane, to make the jails a more humane place. Ayon naman kay Catapang, ang isa sa mga unang gagawin nito bilang Bucor Chief ay ang pagpapatupad ng balasahan sa mga personal na Bucor. Meron na daw siyang listahan ng mga Bucor personal para sa reshuffling, pero tumanggi muna si Catapang na magbigay ng mga pangalan. I don't want to telegraph my plans in as much as these are confidential, lalo-lalo na pagka nalaman ng mga tao na gagalaw sila, they become so uneasy. Ipatutupad din daw nito ang reforma sa mga kulungan. Ayon sa opisyal, nasa 30,000 na mga preso mula sa National Bilibid Prison ang ililipat sa mga regional prisons at penal farms. Maging ang paglilipat ng mga informal settlers mula sa loob ng NBP ay kanya daw aasikasuhin. Gusto kasi ni Catapang na gawing commercial area ang NBP na siya magiging Bucor Global City o BGC. We will make use of the 357 hectares and convert it to a global city for Bucor to raise funds for our relocation and replication expenses. Maiiwan na lang dito yung Bucor headquarters, and then after that all the remaining areas will be turned into a mixed use, agro-industrial, commercial, also BPO. No, we will convert this as a just like the BGC, the Bonifacio Global City. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SBN News.